Kung hindi lang dahil sa dating agent ni Kay Sotto na si Joel Bell ay pwedeng nasa NBA na sana si Kay Sotto na merong NBA two-way contract. Nakita natin na tumaas rin ang level ng laro ni Kay Sotto noong isang NBA team na at mga NBA players na ang kanilang nakalaban. At noong naglaro nga ang Adelaide 36ers laban sa Phoenix Suns ay nakita natin na kaya ni Kay Sotto na sumabay sa mga NBA players at maganda pa nga ang kanyang naging laro maging ang kanyang stats at nanalo pa sila. Kung nagkaroon si Kay Sotto ng NBA contract kahit na isa pa itong two-way contract at hindi tumanggi ang kanyang dating agent na si Joel Bell ay nasa NBA na siguro ngayon si Kay at mas masasanay pa siya sa mataas na level ng kompetisyon na mas lalo namang magpapalakas pa sa kanyang laro. Sa nakikita natin ngayon ay para umabot si Kay Sotto sa NBA ay dadaan na ito sa NBA Summer League o kung hindi naman kaya ay sa NBA G League at kailangan niyang ipakita dito na kaya niyang sumunod sa sistema ng isang NBA team. Nakita natin na merong galing si Craig Randle 2 na pwede sa NBA pero hindi talaga siya umaabot sa NBA dahil na rin ito sa kanyang attitude na kung saan maging ang staff ng kanyang team ay nakakasagutan pa niya at nakita natin yan noong nasa Adelaide 36ers pa siya. Gusto naman ng Adelaide 36ers na gawing special ang susunod nilang laro laban sa Perth Wildcats dahil ito ang magiging ika-400 game ni Daniel Johnson dito sa NBL Australia at lahat ng miyembro ng Adelaide 36ers ay gustong gawin ang lahat para makuha nila ang panalo para maging isang memorable na laro sa team ng Adelaide 36ers ang ika-400 game ni Daniel Johnson dito sa NBL Australia. Nakita natin na kaya ni Kay Sotto at ng Adelaide 36ers ang Perth Wildcats pero hindi rin basa-basa nagpapakampante na lamang ang Adelaide 36ers dahil lahat pa rin ay pwedeng mangyari sa laro. Pwede silang manalo at pwede rin silang matalo laban sa Perth Wildcats. Isa nga si Daniel Johnson sa magagaling na players ng NBL Australia at nagkaroon rin siya ng magandang karera dito sa NBL. At hanggang sa ngayon ay maganda pa rin ang kanyang laro. Maganda rin ang chemistry ni Kay Sotto at ni Daniel Johnson at maraming beses na nating nakita na isa si Daniel Johnson sa nakakahanap kay Kay Sotto para sa mga alley-oop plays. Mas gusto pa ng NBL Australia na gawing exciting ang mga laro dito dahil na rin sa gusto nilang kunin ngayon si Scottie Pippen bilang isang coach. Isa si Scottie Pippen sa kasama ni Michael Jordan sa Chicago Bulls at ang sentro nila noon ay si Luke Longley. Ang part owner ngayon ng Sydney Kings, gustong kunin ni Longley si Scottie bilang isang coach dahil nakikita niya na kayang gabayan ni Scottie ang Sydney Kings para makuha ulit nila ang kampyonato. Posible na mangyari ang bagay na ito depende na rin kung magkakasundo ang Sydney Kings at ang kampo ni Scottie Pippen. Halos ang NBL Australia ang nagiging kakompetensya ng NBA G League pagdating sa level ng kompetisyon at isang liga na kung saan nadidevelop ang mga basketball players para maging handa sa NBA. Halos nagsisimula pa lamang ang NBA journey ni Kay Sotto at sa kada araw na lumilipas ay unti-unti itong lumalakas at natututo pa mula sa isang liga na merong mataas na level ng kompetisyon. Halos malapit-lapit na rin ang laro ng Adelaide 36ers laban sa Wildcats at ito ay sa December 9 na Friday. Kailangan ng Adelaide 36ers na balikan ang mga videos nila laban sa Wildcats at tignan ulit kung paano nila nagawang talunin ang team na ito. Nang sa ganun ay magawa ulit nilang talunin ang Perth Wildcats.